Magandang araw po sa inyo lahat mga Retrosure Hunters. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Sa video po na ito ay ating pong pag-usapan ng isang treasure science na ng ating kapwa treasure hunters na kanyang pinost sa social media. Ito po ay nasa isang malapad na pato, tapos merong nakaukit. Doon drawing ko po ito. Nakikita po niyo sa screen, ito po yung actual na sign. Hindi lang maganda nito sa pagkakaukit ko. Kung napapansin niyo po mga treasure hunters, ito po ay parang paa o foot marker. Tapos meron itong dot. Kadalasan naman kasi nito mga treasure hunters na sign ay foot marker tapos merong dot. Yan pong kadalasan. Pero base po sa aking pananaw dito, ito po ay hindi foot sign. Ito po ay isang bunga ng prutas. Kung napapansin niyo po, ito po ay parang abukado, bunga ng abukado. Tapos meron pong dot. Itong dot na ito mga treasure hunters ay napapahiwatig ito ng deposito. Marami naman yung nakakaalam nito na ito ay nakakawating ng deposito itong hole or that. Pero itong nakaukit na ito, napapahiwatig ito ng na ito ay isang lumang abukado sa paligid. Puno, mga ka-treasure hunters. Lumang puno ng abukado. Ngayon, ang gagawin natin dito, hanapin muna natin or kunan muna natin ng degrees ng alignment nitong sign na ito. Binigay ko lang dito na halimbawa ay halimbawa lang no, kung ito ay naka-align sa east at dito west, north at saka south. Pero hindi ko actual na nakita kung ano ang alignment nito. Ngayon pag nakita natin itong mga treasure hunters, itong sign ito, ang gagawin natin, maghahanap na lang tayo ng lumang punong abukado sa paligid. Lumang punong abukado. Halimbawa, pag nahanap natin yung lumang punong abukado, halimbawa ito siya. Ano ang next na gagawin natin? Balikan natin ulit yung sign ito. Ito yung abukado. Lumang punong abukado. Tapos ito yung dot. Or deposit. Halimbawa na lang, kinuha na natin ang bearing. Ito. Tapos ang alignment nito ay east. Mula dito sa punong sa sign nito, itong dot ay halimbawa naka-east. East itong dot na 90 degrees. Same lang ang gagawin natin dito sa actual na punong abukado. Ito. Pag nakita natin itong lumang punong abukado, tatayuan natin dito sa portion na ito. Hanapin natin yung 90 degrees na east. Halimbawa dito yung north, tapos dito yung south, at saka west, dito yung east. So, dahil sa east itong dot na ito, dito tayo maghahanap sa east. Dito tayo kukuha ng degrees sa 90 degrees east. Ngayon, ang susunod na tanong naman ay
ilang metro kaya mula dito sa lumang puno ng abogado. Itong aktual na sign na ito ang nagdidikta sa atin ng magbibigay ng confirmation kung ilang metro. Pero sa nakikita ko, ito ay malapit lang. Kaya sa aking pananaw dito, ito ay hindi lalagpas ng isang metro mula dito sa lumang punong bukado. Magsusukat lang tayo ng mga isang metro sa direction east. Tapos dito na tayo maghuhukay. Yan, dito ang hukay natin. Diyan na mismo ang hukay natin. Pero halimbawa lang yung mga ka-treasure hunters, ano? Dahil itong diametro nito, ito yung diametro niya. Ito yung magbibigay sa atin ng ideya kung ilang metro. Ilang metro mula dito sa lumang puno ng abukado kayo magsusukat. Hinalimbawa ko lang yung 1 meter. Pero hindi ako sure na 1 meter talaga dahil hindi ko ito nakita ito. Halimbawa lang yun. Kaya kailangan natin actual na makita kung ano yung sukat nito. Itong diametro nitong dot na ito. Kaya sa kabuluan, ibig sabihin nito ay hindi ito foot marker. Ito ay lumang bunga ng lumang punong abukado. Ibig sabihin, nasa actual na abukado ang nasa harap ng actual na abukado, lumang punong abukado yung deposito. Yan lamang po mga treasure hunters.